Ngayon po ay Black Saturday. Tahimik ang buong simbahan at nagninilay sa libingan ng ating Panginoon. At ilang oras mula ngayon ay titingnan natin ang libingan. Subalit hindi na katulad ng dating nakakatakot sapagkat ang libingang ito ay mawawala ng bangkay. Mawawala na yung katawang naroon at ipagdiriwang natin ang pagkabuhay. Paano pinakilala ni Jesus ang kanyang kadakilaan? Wala pong nakakita kung paano siya muling nabuhay. Ang nakita lamang nila ay empty tomb. The absence of a body in the tomb. Nagsimula ito sa empty womb sapagkat si Jesus ay ipinaglihi sa birheng sinapupunan ng mahal na birhen Maria. Paano ipinakita ni Jesus ang kanyang kadakilaan? Sa pamamagitan ng nothingness, sa pamamagitan ng emptiness. Samantalang ating panahon ay nangangailangan palagi na kailangang full bank account, full credit, unlimited. Ngayon, tinuturo sa atin ni Jesus, He did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, He emptied Himself and took the form of a slave. Nothingness. Mga minamahal kong kabataan, napag-isip-isip na ba ninyo, handa na ba kayong mamatay? Huwag mo sabihin sa akin, malusog po ako. Huwag mo sabihin sa akin, bata pa po ako. Huwag mo sabihin sa akin, wala pong nagtatangka sa buhay ko. Sapagkat ang kamatayan ay walang pinipili na tao, babae o lalaki, mayaman o matanda, bata o matanda, mayaman o mahirap, lahat tayo mamamatay. Ang tanong ko ngayon ay, mga minamahal kong kabataan, kapag kayo ay namatay na, how do you want to be remembered? Sa lapida, ilalagay ang pangalan, ilalagay ang birthday, ilalagay ang death day, at pagkatapos, siguro maglalagay ng love message yung mga naiwanan natin. Hanggang doon na lang ba? How do you want to be remembered? Who are you, my dear young people? Yung pagkakilala natin sa ating sarili ay lubhang mahalaga para alam natin kung paano tayo maaalala ng ating mga maiiwanan. Kapag dumating na yung pagkakataong ilalagay na tayo sa ating sariling libingan, how will people remember you? Who are you? Hayaan nating tulungan tayo ni Pope Francis na sagutin ang katanungang ito. Sino ka? Mayroong mas mahalagang tanong. Pero bago natin bigay at pagnilayan ang tamang tanong o tamang sagot, sagutin muna natin ito ng mga maling kasagutan na minsan ay inilalapat natin sa ating buhay. Sino ka ba talaga? Unang maling sagot, hindi ikaw ang trabaho mo. You are not what you do. You are not your work. You are not your job. Mahal mo yung trabaho mo? Meron ka bang narinig na
trabaho nagmahal doon sa nagtatrabaho. You love your career? You love your job? Can your career, can your job love you back? You cannot be loved in return by your job. Siguro bibigyan ka ng dagdag na sweldo, dagdag na benefits, dagdag na popularity, pero hindi ikaw ang iyong trabaho. Work does not give you identity. Pangalawa, hindi ikaw ang iyong ari-arian, ang iyong naipon, ang iyong kayamanan, ang iyong bank accounts, ang iyong stock certificates, ang iyong land titles, ang iyong sasakyan. Ang lahat ng ito, ari-arian mo dito sa mundo. Pag tinanong kita, sino ka ba talaga? Pwede bang sabihin sa aking, ako ay worth 5 billion pesos? Pwede bang sagutin na ako ay worth 5 cars? Pwede bang sabihin sa aking, ako ay worth 10 condominium units? Money, property, wealth does not give you identity. Hindi ikaw ang iyong trabaho. Hindi ikaw ang iyong kayamanan. Pangatlo, hindi ikaw ang sinasabi ng ibang tao. You are not your popularity. You are not what other people say. Sikat ka ngayon hanggang kailan? Number one ka sa survey hanggang kailan? Napaka-traidor ng survey. Sapagkat yung taong bayan na sumisigaw, Hosana sa anak ni David, ay pagkatapos ng ilang araw ay sasabihin, ipako sa krus, ipako sa krus. Kabataang mahal ni Jesus, you are not what other people say. Pang-apat, tandaan mo ito, sino ka? You are not your mistakes. Huwag mong sabihin, ako po ay drug addict. O ako po ay unwed mother. O ako po ay mamamatay tao. O ako po ay sinungaling. O siya po ay corrupt. We are not our mistakes. Sapagkat meron pang mas malaki kaysa sa ating pagkakamali. At ano yon? Awa ng Diyos. That is bigger than your mistake. That is bigger than your biggest sin. So, mahalaga na aminin natin ang ating pagkakamali. Pero, huwag nating ilagay sa placard yung ating pagkakamali. Sapagkat, ang dapat nating ilagay sa placard ng ating buhay, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Sino ka? Hindi ikaw ang iyong trabaho, hindi ikaw ang iyong kayamanan, hindi ikaw ang popularity at pagiging sikat, hindi ikaw ang iyong pagkakamali, pero hindi rin ikaw ang iyong tagumpay. Summa cum laude ka, asenso ka sa trabaho mo, sikat na sikat ka, sabi ng mga tao ang bait-bait mo, ang dami mong likes sa Facebook, wala kang bashers. You are not your achievements. You are not your success. Hindi ikaw to. Sapagkat anumang tagumpay na wala si Jesus ay pampalaki lang ng ulo, pampalaki lang ng kayabangan, pang-vulcanize sa pride, at darating ang panahon, sasabog din yan. Kapag natapos na ang buhay natin dito sa mundo, at katulad ni Jesus, ilalagay na tayo sa libingan, anong alaalang iiwanan mo? Meron bang tao dito sa mundo na pinanghinayangan kasi maganda yung trabaho niya, o mayaman siya,
o sikat siya, o successful siya, work, money, popularity, mistakes, achievements, they do not give you identity. So, sino ka talaga? Mayroong mas mahalagang tanong dun sa tanong na sino ako. Ang mas mahalagang tanong ay, para kanino ako? At ang sagot noon, para ako kay Jesus. At kung maliwanag sa iyo na ikaw ay para kay Jesus, malalaman mo na rin kung sino ka. Separated from Jesus, we will not know who we really are. Hiwalay sa Diyos, wala tayong pagkakakilanlan kung sino talaga tayo. At sana sa dapit hapon ng ating buhay, kapag dumating na yung pagkakataong titingnan na tayo ng mga mahal sa buhay at pero ng salamin sa ibabaw natin at nasa loob na tayo ng isang kahon, pinaganda ng embalsamador. Sana yung mga maiiwanan natin dito sa mundo, kapag tinignan tayo, masabi nila, nung tayo ay nabubuhay, pinaalala natin sa kanila na si Jesus ay buhay dito sa mundo. Because in your face, my dear young people, your young friends have seen the face of God. At kung dumating yung pagkakataong yon at ililibing na tayo, ililibing na rin tayo sa libingan ni Jesus. At pagdating ng tamang panahon, babangon tayo mula sa libingang iyon, malwalhati, sapagkat pinaghilom tayo ni Jesus sa ating kasalanan at sinabi sa atin ni Jesus, akin ka, you are mine, I have loved you are mine. Ang iyong kamay ay para sa akin. Ang iyong puso ay para sa akin. Ang lahat-lahat ng sa iyo ay para sa akin. At sasabihin naman ni Jesus sa atin, ang lahat-lahat ng akin ay para din sa iyo. Doon nagsisimula ang paghihilom. Kapag ibinigay natin ang lahat-lahat kay Jesus at pinabayaan nating si Jesus lamang ang mag-aangkin sa atin, I belong to Him. That is the start of the story of our healing. Tahimik ang paligid. Di natin maramdaman ang kalwalatian ng Diyos. Subalit sa katahimikang ito, sabihin natin sa ating sarili, I belong to Him. I will not allow anyone or anything to ever possess me. I am healed. I belong to Jesus.